para sa mga tao pong naghahanap ng isang decente or magandang webcam na affordable para sa kanilang online teaching or para sa mga live streaming or game live streaming, example sa Facebook or sa YouTube. Ito po isa sa pinakamagandang 4K webcam na mabili nyo ngayon online, especially sa Lazada or Shopee. Bagamat ay hindi naman po ito sobrang mura, at the same time ay hindi naman pong sobrang mahal, kumbaga, okay? Pero ang kanyang quality, okay? Sa pagka-testing ko po, ang quality niya ay, kumbaga, ay nasa above average na. Kung halimbawa, gagamitin mo for live streaming or for online teaching. Kasi napakaganda na po ang quality nito. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, what's up na po mga katambat ngayong araw, tayo mag-unboxing po tayo ng isa sa pinakamagandang 4K webcam na mabibili natin ngayon online, okay? Ito po ay isa sa pinakamagandang 4K webcam so far sa na-testing ko, okay? Sa nabili ko at na-testing ko. Ito po ay, bagamat hindi po ito sobrang mura, okay? Tulad ng pagkasabi ko nila, hindi ito po sobrang mura at the same time ay hindi rin naman sobrang mahal. Kumbaga, nasa mid-range po ang kanyang price, kumbaga, okay? Nasa mid-range yung kanyang price, pero yung quality niya ay talagang outstanding, kumbaga, okay? Napakaganda po ng quality niya, na-testing ko na to. Kasi, alam ko po yun, okay? Kasi, dati po, mayroon po akong isa sa pinakamagandang webcam, okay? Na ginagamit po ng mga live streamer, na kahit na sinong live streamer na babanggitin nyo ay alam kong gamit ang webcam na yun. Yun ay ang Logitech C920. Or C922, meron po akong pinakalites na C930, okay? Yung quality po nun at quality nito ay halos wala pong pagkakaiba. Ang kaibahan lang nito sa Logitech, okay? Logitech na webcam ay yung Logitech po ay merong autofocus, kumbaga ito po ay fixed focus. Fixed focus siya pero napakaliwanag niya, napakalinaw po niya. Kaya ito ang ating i-review ngayon, kumbaga, okay? At request din po ito ng ating follower, kumbaga, kaya bibigyan natin to ng review. Nabigyan ko na to ng review sa Lazada, okay? Sa Lazada ko ito nabili or sa Shopee ba ito? Okay, nabigyan ko na ng review kaya doon nila napanood yung aking or nabasa yung review ko. Kaya i-review din natin to sa YouTube, okay? So, ayan, unboxing na po natin to ngayon para makita natin kung ano nga ba yung laman pati kung ano nga ba yung hitsura niya, okay? Para malaman niyo kung halimbawa gusto niyo bumili ay alam niyo kung ano yung hitsura niya, okay? So, yan, unboxing na natin. At bago po tayo mag-umpisa, mga katambay, sa pag-unboxing po nitong ating 4K webcam ay pasensya po kayo sa ating buhok. Ganyan po talaga ang mangyayari kung halimbawa magkakasweldo na kayo sa YouTube. Okay, magkakabili na kayo ng buhok tulad ng ating buhok ngayon, okay? So, pasensya na kayo at i-unboxing na natin to. By the way, sa mga interesado pong bumili nito, pag-check na lang po yung link dyan sa baba. Ilalagay po dyan yung link sa baba. Ito po ay nagkakalaga ng 1.7 sa Lazada. Okay, sa Lazada po ito nabili sa lagang 1.7. Pero iba't ibang seller po ay may iba't ibang presyo yung kanilang bentahan. Kumbaga, sa Shopee, parang tinignan ko sa Shopee, mas mahal po sa Shopee na sa 2,000 plus. 2,002, 2,003 hanggang 2,005. Pero huwag niyo pong tingnan yung brand. Kasi yung iba pong nagbebenta nito ay hindi po nila nilalagay yung brand. Okay? Hindi nilalagay yung brand. Ang nilalagay lang nila is 4K webcam. So, ang tingnan nyo po yung hitsura niya, okay? Kung ano yung hitsura na ipapakita ko po dito, or kung ano yung hitsura na nakita nyo sa thumbnail, ay ganun po ang hitsura niya. Isa lang po yung brand niya, okay? Isa lang yung brand niya, basta yung hitsura niya ganun ay same din po yun. Basta yung presyo niya ay nasa 1.7 hanggang 2002, 2003, or yung iba po ay 2005. Kaya, mas maigi po tingnan nyo yung link na kung saan ko binili ito kasi nasa 1.7 po ang pinagbilan ko nito. Which is sa Shopee nga, yung iba ay nasa 2.5 ang bentahan nila. Okay? So, i-unboxing na natin ngayon para makita natin kung ano nga ba yung laman nito. Ito po yung box niya, okay? Napaka-simple lang po ang box niya. Parang generic na box lang. Pero so far sa webcam naman, wala namang magandang box. Okay, nakabili po ako ng Logitech dati. Yung box ng Logitech ay parang box lang ng isang ng speaker, okay? Nakita niyo yung brown na box, ganun din po, ganun lang po yung box ng Logitech. Pero ang Logitech ay nasa 6,000, 7,000. Yung bili ko pa ng Logitech ko dati, Logitech C930E ay nasa 6,000 po yung nabili, pero binenta ko lang ng 3,000 kasi hindi ko nagustuhan yung exposure niya. Maganda po ang exposure nito kasi meron po itong auto exposure. Bagamat hindi po ito auto focus, kumbaga nasa fixed focus na siya, napakaganda po, napakaliwanag ng kanyang focus, pati yung kanyang exposure, kaya ito po ang nabili natin.
So yan po ang yan po ang laman ng kanyang box. Napakasimple lang. Yung manual, ang unang makita po natin ay ang webcam manual. Yan po, webcam manual. Ganito po ang itsura niya. Yan po ang itsura niya, okay? Mamaya po konti, papakita natin sa inyo yung itsura niya sa personal, okay? Yan po ang makukuha ninyo. Tapos yung webcam ay nasa cellophane po siya nakalagay. Yan po ang webcam niya. Ganito pong itsura ng webcam, okay? Ipapakita natin sa inyo. Tulad ng pagkasabi ko po, okay? Tulad ng pagkasabi ko ay huwag niyo pong tingnan yung brand kasi iba't ibang seller ay hindi nila nilalagay yung brand, okay? Basta yung tingnan niyo yung itsura niya, ganito po yung itsura niya. May nakalagay na 4K, tapos yung kanyang lens po ay malaki. Tapos may cover yan siya. Okay, ganyan po ang itsura niya. Okay, tingnan niyo. Ganyan po ang itsura niya. Tapos ang dikitan ng kanyang legs ay ganyan po. Naka-rubberized po yan siya. Rubberized dito. Kumbaga para didikit sa inyong monitor. Tapos itong likod niya ay meron pong kumbaga pihitan para sa stand or sa tripod. USB po yan siya. Okay, USB. Yan, saan nakikita niyo? USB. USB 3 po. Okay, USB 3, USB 2, kahit anong laptop nyo or kahit na bago yung laptop nyo ay kumbaga ay kaya po nito kasi nasa USB 3 po itong kaya niya. USB 3 ay kaya niya nang mag kumbaga ma-plug sa USB 3 kumbaga latest na yung kanyang firmware, okay? Tulad pagkasabi ko, huwag niyong tingnan yung brand, ganito po yung itsura niya, okay? Yan, ganyan ang itsura niya, meron pong 4K na kalagay, tapos medyo malaki siya, tapos yung lens niya medyo malaki yung itsura, ganyan po ang itsura, parang pabilog. Yan, sana kita niyo, pabilog yung itsura niya, tapos meron pong butas dito para sa mic. Ganyan po ang itsura niya, okay? Tingnan niyo yung itsura nito, ganyan po dapat ang mabili ninyo. At ang presyo niya ay, tulad ng pagkasabi ko, nasa 1.7 hanggang 2,000, okay? 2002, 2003. At ngayon po ay testing natin sa ating OBS para sa live streaming. Okay? Kumbaga, titingnan po natin sa OBS kung ano yung itsura ng webcam. Kung halimbawa, capable ba siya sa live streaming? Okay? Kung halimbawa gusto nyo gagamitin to sa live streaming, maganda ba siya or halimbawa sa facecam lang? Okay? Pero gagamitin po natin to sa gaming live streaming. Okay? Sarap pa nyo po ang ating channel. Wala pang live stream. Puro upload slot. Okay? So, ito po ang isa sa kailangan natin para sa live streaming. Kumbaga, okay? So, punta na tayo ngayon sa ating OBS para matesting natin to para makita nyo kung ano yung itsura niya sa OBS. At nandito na po tayo sa ating OBS. Pwede ba yung OBS po ay isang live streaming software. Kung halimbawa magla-live stream po kayo sa YouTube or sa Facebook, ay required po ng Facebook or ni YouTube na meron po kayong live streaming software tulad ng OBS or ng Slabs or yung Streamlabs OBS. Okay? So, ang gamit po natin ngayon is OBS. Kaya yan po ang napapansin nyo yung ating the live stream is starting, which is ang ating opening stream po ng live stream. At tayo na mag-start na po tayo na in 5 seconds, 5, 4, 3, 2, at starting. Okay? Yan po ang ating stinger na napakaganda. Okay? Gawa din po natin yung stinger na yun. By the way, sa next video na natin gagawin yung tutorial ng paggawa ng stinger o yung paglagay ng stinger dito sa ating OBS. Okay? Sa ngayon po is, de-demonstrate lang natin kung gano'ng kaliwanag yung ating webcam. So, napapansin niyo po, ang ating webcam ay napakaklaro talaga, napakaliwanag. Okay, kung halimbawa, ipukumpara natin sa Logitech, okay? Meron po, tulad ng pagsabi ko po, ay meron po akong Logitech C930E, which is mas latest po sa C920 or C922. Halos lahat po ng sikat na live streamer dito sa mundo ay gamit po ang Logitech C930 or nakagamit po ng C920. At C922. Okay, ang ating gamit po dati is C930, which is mas latest pa doon. Pero kung ikumpara natin dito sa ating 4K na webcam, in my own opinion lang po is, ang main difference niya is, tulad nga ng pagkasabi ko dati, yung autofocus ng Logitech C930. Meron po siyang autofocus, pero yung kanyang cons, or yung kanyang kumbaga, kinsamaan is yung exposure, okay, yung light exposure, okay. Mahina po yung light exposure ng Logitech C930. Halimbawa ngayon po ay meron po akong dalawang LED light na nasa harap ko na napakaliwanag po. Okay? Napakaliwanag po ng dalawang LED light nito pero dahil sa baga automatic exposure, light exposure ng ating webcam ay kaya niya po i-adjust yung light. Okay? Sa kapansin niyo po ay although meron po konting reflection dito, sa kapansin may konting ilaw dito pero mas sobra po ito kanina. Okay? Mas sobra pa yung ilaw nito kung hindi pa na-adjust ng camera pero since automatic po ang kanyang pag-adjust is talagang na-adjust niya yung liwanag sa ating mukha. Okay?
Pero kung halimbawa gamit natin ang Logitech C920 or C922 or C930, yung Logitech C930 ko po dati is talagang nahihirapan siya mag-adjust. Kung halimbawa gamit ko itong dalawang LED light na to, ay talagang hindi nyo makita yung mukha ko ngayon sa sobrang liwanag. Ganun po yung main difference niya dito sa ating 4K webcam kung kumpara natin sa ating Logitech na dati. Okay, kaya binenta ko po ang ating Logitech C930 at bumili ako nito kasi kumbaga is mas maganda po ang kanyang quality, especially sa pag-adjust po ng light. Okay, so i-testin natin ngayon sa ating facecam. Okay, kung halimbawa pupunta tayo sa ating game. Okay, sa ating game, yan po ang ating game scene, kumbaga. So iisipin nyo lang po na ating game to, pero hindi po ito live. Okay, hindi po natin game to, hindi po ako naglalaro ngayon. Isang video lang po ito, in-insert ko lang po ito, dinownload ko sa mga ibang gamer, dinownload ko lang sa ibang gamer. Pero itong game na po, itong PUBG po ang ating ilalaro, okay? Kasi kumbaga, ito ang isa sa nagustuhan kong games na first person shooter or third person shooter. Ito po ay dalawang klase po ng games nito, okay? Itong PUBG ay pwede siyang third person shooter, pwede rin siyang first person shooter. Ibig sabihin, pwede nakikita mo yung character mo, pwede rin na ikaw yung mismo first person shooter. Okay, yun po kagandahan itong PUBG. Kaya ito po ang ating ilalaro, pero tulad pag sabi ko, hindi tayo ang naglalaro ngayon. Okay, kunyari lang para makita nyo lang yung ating muka sa facecam. Okay, sana mapansin nyo po ay talagang napakaklaro po ang ating muka kung ikumpara natin sa ating dati. Okay, yung sa Logitech natin dati, well, sa halagang 2,000 po. Okay, sa halagang 2,000 or tulad ng pagkasabi ko, yung pagkabili natin dito is nasa 1,700 lang. Okay, kung ipapalo nyo po yung link yan sa baba, is nasa 1,700 ko lang to nabili. Pero kung ikumpara mo ang kanyang quality, is kung yung ba ipakumpara natin ang quality nito sa mga 500 or yung mga 700 lang, is napakalayo po ng diferensya. Okay, nakabili na po ko dati ng TIG 500 or ng 700 na webcam at napakalayo po. Sa sinasabi ko po, napakalayo po ng diferensya. Kasi ito po ay isang 4K webcam na talagang high quality na kasi napakalaki po ng kanyang resolution kung ikumpara natin sa ordinaryong webcam, which is nasa 1080p or nasa 2K lang. Ito po ay 4K na. Okay, 4K na, kaya napakaliwanag po ng ating mukha ngayon. Yan po ang dahilan kung bakit napakaliwanag ng mukha namin, kasi 4K na po itong webcam natin na ikakalaga lamang sa ng 1,700. Okay, so although tulad ng pagkasabi ko, yung ibang seller ay nasa 2,002, 2,003, o meron din yung iba na 2,005, pero depende na po sa inyo sa pag-search niyo. Okay, tulad ng pagkasabi ko, yung link sa baba is nasa 1,007 lang natin nabili. Okay, yan, sana kapansin niya po ang ganda ng ating mukha ngayon. Talagang napaka-natural yung kanyang kumbaga video. Okay, yung quality ng video niya, yung mukha natin. So ngayon ay itetesting din natin sa chat. Okay, halimbawa kunyari nasa chat tayo, ito po ang ating chat scene. Kumbaga halimbawa naka-live stream na tayo, naka-OBS tayo, is nasa chat stream, di ba? Yan, dito po sa kabila, dito sa white blank na to, dito lumalabas yung chat. Kumbaga dito yung mga chat ng mga tao, ng ating mga followers. Ito yung kumbaga yung chatting scene natin. Okay, so yun po ang kagandahan ng webcam. Ito, sa napansin nyo ay kahit sa chat po, which is na malaki na po ang ating mukha, okay, napakaliwanag pa rin niya. Okay, napakaliwanag pa rin niya at napaka-natural po yung kanyang kulay. Okay, kumbaga hindi tayo nag-overexpose. Kasi kung kumpara natin sa Logitech ko dati na talaga mapapansin nyo, kung halimbawa hindi kayo maniwala, is panoorin nyo yung ating, panoorin nyo po yung sinaunang video ko, yung Logitech pa yung gamit ko mga 1 year ago. Tingnan nyo sa ating video list, Logitech po yung gamit ko dati. Talagang napakalayo po ng diferensya dito kasi ito po ay talagang kontrolado po yung kanyang light. Okay, sa mapapansin nyo, although meron pong reflection ng konti, pero minimize na po yan. Okay, kumbaga na-adjust niya talaga yung kulay, yung liwanag dito sa room, pati yung liwanag sa ating mukha. Okay, kaya talagang makikita mo talaga na napakaliwanag ng ating mukha ngayon. At itatransfer na natin ito sa ating games. Yan po ang ating games. Anong pansin nyo? Kung halimbawa gagamitin po natin ito sa live stream, ay talagang napakaganda na. Okay, napaka high quality na po. Hindi na po kayo magsisisi pag halimbawa ito yung webcam na gamit nyo for live streaming. Okay,
talagang highly recommended po. By the way, hindi po tayo sponsor nito. Okay? Hindi po tayo sponsor ng webcam nito. Nagustuhan ko lang po siya. Okay? Talagang nagustuhan ko lang siya. Kaya, kumbaga, isinishare ko po sa inyo ngayon. Okay? Para makita niyo po na totoong... Yan. Kung na totoong ito ang ating gamit ngayon. Okay? Papakita ko natin sa inyo. Okay? Yan. Papakita ko natin sa inyo ang... Yan po ang webcam. Okay? Sa nakikita niyo po, yan po ang webcam na ating in-unbox kanina. Okay? Yan mismo webcam na yan ang ating in-unbox kanina. Yan. Sa napapansin niyo, talagang napakaliwanag po ng ating mukha ngayon. Okay? Kaya, kung nagbabalak po kayong bumili ng webcam for online pitching or halimbawa sa pag-chat sa inyong kaibigan or halimbawa sa pag-zoom ay talagang napakaganda na po ito. Kung napapansin niyo naman po sa ating mukha ngayon, okay? Tingnan niyo yung ating mukha ngayon, talagang napakaliwanag, talagang kumbaga A+ na siya for live streaming. Okay? So hanggang dito lang po tayo ngayon. Abangan niyo po ang ating gaming live stream. Halimbawa, makabili na tayo ng PUBG, okay? Kasi currently, ang gamit ko po is PUBG Mobile. PUBG Mobile, eh, bibili po tayo ng PUBG na talagang yung pang PC talaga, okay? Tulad nito, yung sinample natin dito. Bibili tayo niyan, tapos yan po ang ating ilalive stream, ang PUBG nga, kasi paboritong laro po natin yan siya, okay? So, sumuli po at thanks for watching.